kapangyarihan, Diyos ng lahat, patuloy sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Lorenzo, diakono at martir. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos sa makapangyarihan sa lahat, Panginoong Yesu Kristo, Buktong Nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin.
amin. Ikaw na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa pagitan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa alap ng iyong pag-ibig na kaloob, si San Lorenzo ay natadnyag sa paglilingkod at pagkamartir na tampok. Gawin mong mahalin namin ang kaniyang minahal at maganap namin sa pagtupad ng tungkulin ang kaniyang ipinangaral sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay usang kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinabi sa kasulatan, siya'y namumudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan, ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ay siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mangmunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang magpapautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait.
anumang balita'y hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mabait na lubha, lalo na sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kapag si Kristo'y sinundan, liwanag niya'y makakamtan para mabuhay kailanman. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kaniyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang napopuot sa kaniyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming, mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa atin pong ebanghelyo sa araw na ito na kung saan ating ginugunita ang kapistahan ni San Lorenzo, Diakono at Martir, gumamit ang ating mahal na poong Jesus Nazareno na imahe ng trigo bilang kaugnayan natin sa ating buhay bilang Kristiyano. Sa pamamagitan ng trigo ay nais ipahayag ni Jesus Nazareno sa atin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagiging alagad niya. Ipanaliwanag sa atin na malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at ito ay mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito ay mamatay,
mamumunga ito ng marami. Sa tuwing naririnig natin ito, ay naaalala natin mismo ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesus na sa pamamagitan ng kaniyang kamatayan ay nagbunga ito ng bagong buhay para sa ating lahat, para sa ating namatay at namamatay sa kasalanan at nalulugmok sa kadiliman. Kaya nga, sa isang tunay na sumasampalataya sa Diyos, ang pagkamatay ay hindi pagkabigo. Uulitin ko po, sa isang taong may pananampalataya sa Diyos, ang pagkamatay ay hindi pagkabigo. Subalit, ang pagkamatay ay simula pa lamang ng isang bagong pagsibol. Ang pagkamatay ay isang kaganapan lamang na dapat nating pagdaanan upang may bagong buhay na muling umusbong. Ibig sabihin nito, kailangan tayong mamatay sa ating pagkamakasarili upang masimulan ang ating pagiging mapagbigay. Dapat mamatay ang ating pagiging makasalanan upang isilang ang isang bagong kabanalan. Dapat mamatay muna tayo sa katigasan ng ating mga ulo at puso upang mamunga ang isang pusong dalisay, isang pusong maawain, at isang pusong marunong magmalasakit sa kapakanan ng kanyang kapwa. Ang kamatayan sa sarili ay nangangahulugang pagbubukas ng puso para sa Diyos at sa kapwa. Uulitin ko po, ang pagkamatay sa sarili ay nangangahulugang pagbubukas ng puso at ng kanyang buhay para sa Diyos at sa kapwa. Ganitong-ganito po ang nangyari sa buhay ni San Lorenzo, diakono at martir, na sa araw na ito ay inaalala natin at ginugunita ang kagitingan ng kanyang buhay. Inihain po ni San Lorenzo ang kaniyang pagkamartir sa ikapagbabalik loob ng lungsod ng Roma. Inihain niya ang kaniyang buhay upang tulungan ang mahihirap at kapuspalad at upang itaas at iangat ang antas ng kanilang buhay. Siya po ay niluto sa apoy at buong pusong inilaan ang kaniyang katawan bilang tanda na hindi niya sinusuko ang kaniyang pananampalataya. Hanggang sa huling sandali ng kaniyang buhay, hindi siya nagdalawang isip na ialay ito para sa Diyos. Si San Lorenzo, sa tingin ng mga kaaway, namatay sa kahihiyan. Subalit, ang tunay na nangyari, siya ay nabuhay sa isang buhay na walang hanggan at punong-puno ng kaligtasan sa langit. Mga kapatid kay Kristo, tayo rin po inaanyayahan magsakripisyo at mamatay sa ating mga sarili bilang ating pagtugon sa dakilang pagmamahal ng Diyos. Huwag na huwag po tayong matakot, mahulog sa lupa upang mamungang muli. Huwag tayong matakot masaktan, alang-alang sa paglilingkod sa Diyos at pagmamahal sa kapwa.
dahil nakakasiguro tayong kagaya ng ating mahal na Poong Hesus Nazareno, mabubuhay tayo na mag-uli ng matagumpay at punong-puno ng pag-ibig ng Diyos Ama. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Hesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng isang dakilang santo ng simbahan ng Roma, ina ng lahat ng simbahan, makiusap po tayo sa ating mapagmahal na Ama na ipagkaloob ang mga kahilingang sama-samang inilalapit natin sa Kaniya sa panalangin. Sa bawat kahilingan ang atin pong itutugon, loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang mga diyakono ng simbahan naway maging masigasig sa pangangaral ng Ebanghelyo sa salita at halimbawa, manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Magkaroon nawa ng sapat na katolikong voluntaryong maglilingkod para sa mga mahihirap na pamayanan at bansa, manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang ating mga dukha, naway pahalagahan at pangalagaan natin bilang mga tunay na yaman ng simbahan, manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Tayo naway magkaroon ng tibay ng loob sa mga panahong nasasaktan ng ating katawan, manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay naway makapasok sa ipinangakong kahariang walang hanggan, manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Makapangyarihang Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Lorenzo, ang iyong martir, tanggapin mo ang aming mga kahilingang inilalapit namin sa ngalan ng iyong muling nabuhay na anak na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal.
Ama naming mapagmahal, hinihiling namin sa kapistahan ni San Lorenzo na makapagdulot nawa ito ng paglilingkod sa inaasahan mo at makadama ng karagdagang kagalingan buhat sa iyo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Lorenzo ay parangalan, siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay sapagkat minarapat mong kaniyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, ang mga hukbo na puno ng dangit at lupa, ng kadakilaan mo, o sana sa kagitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kagitaasan. Pagsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pakapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordeo ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordeo ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordeo ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad si bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
piging na ito ating pagsaluhan ang katawad dugo ni Hesu Kristo. Siya'y ating lakas at tanggungan, Panginoon Diyos ating lahat. Tikmanin niyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao ng Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito ating pagsaluhan katuwad dugo ni Hesu Kristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos ating lahat. Panginoon Diyos ating lahat. Announcement. Kasalukuin po tayo nagdiriwang ng mga misa na benaryo sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora tuwing alas 12:15 ng tanghali. Sa darating na 15 ng Agosto, sa ganap na alas 5 ng hapon, ay gaganapin ang maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria at sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ito po ay susundan ng prosesyon. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inihiling naming mga nakinabang sa kapistahan ni San Lorenzo na makapagdulot nawa kami ng paglilingkod na inaasahan mo at makadama ng karagdagang kagalingan buhat sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na nagbabahagi at nagkakaloob ng inyong mga donasyon at mga pangayuda sa mga kapatid nating masigit na nangangailangan. Patuloy po ang panawagan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno para sa inyong mga donasyon at kaloob. Alam naman po natin na ang ating pagdidebosyon dapat nagtutulak sa atin upang magmalasakit sa kapwa at gumawa ng mga pagkakawang gawa. Lagi po nating iisipin mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto na kailangan tayong mamatay sa ating mga sarili upang tayo'y magbunga at mabuhay na maguli. Mamatay sa ating pagkamakasarili upang mabuhay sa buhay na walang hanggan at kaligtasang dulot ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan
na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin. Ipinuho ka namin, parangong namin buhay na kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Jesus, Nazareno.